All right, good evening, Friday, April 22, Friday Life Group for adults and youth, Meron, and it's 8:13 p.m. Welcome, welcome. So, good evening, Brother Rene. Let's start with a question muna, no? When was the last time ka bang umuwi ng Pilipinas? At huling beses mong nakita ang iyong mga mahal sa buhay, no? Lalo na kung boy pang iyong magulang or mga anak or mga kapatid. When was the last time? At lalo ngayon, nag-pandemic. Bawal lumabas. Yeah. So, anybody? Ako pa basta, 2016, matagal na. Since dumating ka ba dito, hindi ka pa bumabalik? Sinundulang. Ano lang po, 2015 ako dumating, tapos 2016 ng February, kailangan ko pa sunduin si Allison. Ah, yun lang yung pinakabalik mo. Ah, yun lang po. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa nakabalik. Tapos 1 week lang po ako nun. 1 week lang ako. Talaga sinundo ko lang talaga si Alison po. Oh. Oh. Talaga. So, 2016 pa huling nakita yung ano mo, mami mo. Mama ko po. Apo. Eh, kapatid? Meron kang kapatid doon? Ah, patay na po. Oh, ilan ba kayo? Dalawa lang po kami. Oh, bunso, ano siya? Bunso po siya. Ah, bunso. Lalaki po. Opo. Oh. Okay. So, ikaw Tita Pepot, kailan ka uli umuwi? Ah, 2019. Dapat uuwi ako noong 2020, 'di ba, nag-pandemic. Hindi kami natuloy. Munti ka na mag-for good, no? Oo. Nasayang yung ticket, bali wala. Pero okay lang. Muntik na kayo mag-for good nun, tita, di ba? Sabi niyo. After the pandemic, dapat no, last December, for good na kami ni Stephen. Mm-hmm. Yeah. Iba yung plano ng Diyos sa inyo. Pareho. So, sabi ko nga, Pastor, kung nasa Philippines ako, hindi ko malalaman na meron na pala yung possible. Possible na lumalayo kasi man tayo nagpapa-check up doon. Yeah, hindi tayo nagpapa-check up eh. Oh, God is good. Yeah. Oh, namimiss mo na yung dalawang anak mo, tita? Yeah. Plano namin this December. Hopefully. Kaya sabi nga ni Faith, Mama, pinapunta mo ako rito tapos iiwan niyo ako sa December. Anong babakasyon kayong December? Eh, madami naman siyang tutuluyan dito. Dahil pamilya. Eh, kasi nami-miss ka rin ni David si Stephen eh. Gusto niya nang makita yan. Oh. Yeah. Maraming gagawin. Mm-hmm. About the others. Ano ba ang feeling na kapag nagkita kayo uli nung kamag-anak niyo? Kapatid mo, parents mo, or anybody na matagal kayo hindi nagkita? Ano ba ang feeling? Ako, Pastor, pag unang uwi ko, takbo kami di Victoria, Mega Mall. Libre agad. ang sigaw agad ng mga taga-Pilipinas, libre. Ala nilang yaman natin dito, no? Ba't nga ganun? Sabagay, no, nandun din tayo sa Pilipinas, ang tingin natin sa mga taga-Amerika, mayayaman eh. Nang pagdating natin dito sa Amerika, hindi pala totoo yun. Uwi ko ka eh, pagbaba lang ng bagahe ko, napahingan lang ako, takbo na kami ng Divisoria eh. Sabi nila, Tay, Mama, magpahinga ka naman. At least Divisoria, mura ang bilihin. Yeah. Hindi sa mall. Sa mall, mahal eh. Malapit lang naman tayo. Yeah. Tsaka masarap mamili sa Divisoria. Kasi pwedeng San Dosena, kalahating Dosena. Alam yung style doon, ng unang tanong, pag tira nyo magkano to, ba sinabi niya, 10 piso,
Tanungin niyo agad, magkano ang isang dosena? Yan. Yes. Sabi niya, bigyan niya ng ano? Sabi niya, 8 na lang. Oh. Sabay banat na, bigyan mo ako ng kalahating dosena. Hindi niya na may tatas yun. Kay Mini ko lang natutunan yun eh. Hindi yung style ni Mini, nakikita ko. Chubby kayo, Tita Faith. Ay, Tita Faith, Tita Faith. Tita Faith. Ano pa? Happy yung ano nyo, yung audio nyo. Wala, wala ba si Faith dyan? Nasa kabila, nag-live doon sa Los Baños. Ah. Mga binibisan. Oh, kasi naging masaya kami na dumating si Faith kasi hindi na kayo choppy. Eh. alam namin pag wala si Faith, choppy kayo. Tablet ko yung malaki. Yung cellphone na nagsa-choppy. Ah, okay. Joke lang, joke lang. Ikaw, James, kailan ka uling umuwi? Hindi pa. Since dumating ka. O, parehas tayo. Di 2009. Pa, ay, parehas tayo. 13 years na rin ako dito. Hindi pa ako umuwi. Yeah. Kasi ako sa aeroplano eh. Orange rin ako. Pero, tayo nito, magandang manorpresa pag umuwi ka. Diba? Yeah. So, alright, simulan na natin. Manalangin tayo. Siguro, let us ask Tita Fe to lead us in prayer. Tita Fe, can you lead us in prayer po? Let's pray. Heavenly Father, we praise you and thank you, O God, for your mercy and your love for us that never ends. We thank you again for this opportunity to be together to hear about your word. And we ask that the Holy Spirit will, through the Holy Spirit, we will be blessed out of your word. We thank you, God, for your presence and for anointing you, Lord, every minute in the study of ours tonight. Bless our teacher. Bless the word, we pray. And we thank you in Jesus' mighty name. Amen. 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 So, ang ating pong facilitator tonight ay si Pastor Cled, pero since po siya ay nasa San Diego at abay ata sa kasal, lahat na lang ng kaibigan niya, kinasal na, siya na lang hindi. Lagi na lang siyang abay. Naka-record pa naman, yari ako pag narinig ako. Alright, last week, pinag-usapan natin Genesis 45, no? Kung saan ay, nireveal na ni Joseph yung kanyang identity, no, sa mga kapatid niya. Ito yung madamdaming iyakan, di ba? Pagkatapos, pupunta tayo sa chapter 46 kung saan naman pinasundo na, no? Pinasundo. Gaya pa kita. Nalaman ko sa aking research noong sinabi na ni Joseph sa mga kapatid niya na siya ay kapatid nila, mga kapatid niya sila. Si Joseph pala noon, Pastor, was 70 years old. 70? Yes. Oh, really? Hindi ko alam yun ah. Pero matanda na siya noon na ano, hindi yung mga kapatid niya, hindi siya nakilala. Kasi The difference between 70 and 14 is 56 years. So they did not see each other for 56 years pala, Pastor. Pero kasi po, nung binenta siya, he was only 17, sabi dun sa ano. Tapos, nung naging governor siya, 30 years old siya. Mm-hmm. Ngayon, nung naging governor siya, plus 14 years, kasi, limbawa, 7 years of famine and 7 mm-hmm. years of, what they call this? 7 years of sagana and then 7 years of famine. So, tapos na yung sagana kasi nakaipon na sila eh. So, more or less 37 na siya noon. So kung
papasok pa yung sabihin niyo po na nasa gitna siya o bandang huli na ng famine, ang maaaring 42 years old siya. No, pero yeah, that's possible. Sa inyo nakita yun, tita. That's interesting. Ha? Na, ngayon ko lang din malaman, Pastor. Anyway, lumalabas po, middle-aged man na siya. Kumbaga, parang ano siya, parang si Aldrin, parang ganun, yung kanyang edad, narang ganun. Yeah. So, grabe pala nun, matanda na pala siya noong nakita sila ng mga kapatid niya. No? Mm-hmm. Ito po, this time, pag-uusapan naman natin, tawag nito, si Jacob umalis na ng Egypt, no? Tapos matutuwa kayo dito dahil parang may, parang nakita ko dito may pag-aalinlangan pa, no? Tapos ni-review lang ni Moses ang sinulat nito na yung pamilya ni Jacob, kasi para ma-backtrack kung ano yung mga nangyari sa pamilya niya, no? At saka kasi ni-establish dito yung ano eh, yung 12 tribes of Israel. Kasi para pagdating ni Moses, yun yung sasagipin niya. Ganyan, siya yung magiging deliverer. Tapos, yun, dumating na si Jacob sa Egypt. Tapos, doon tayo magtatapos sa pagdating niya sa Egypt. Alright, simula na natin. Pero bago ang lahat, magandang gabi muna kay Pastor Bert at saka kay... nasa Egypt talaga si, ano, si teacher. Good evening po. Sorry po. Good evening po. Talaga nasa Egypt ah. Alright. Magbasa na tayo. Siguro. Simulan natin sa verses 1 and 2. Masyado maikli. Verses 1 to 4. Alright. So, Sister Jasmine, mauna ka na. One to four, yes. Israel set out with all that he had and came to Beersheba. And he offered sacrifices to the God of his father Isaac. That night, God spoke to Israel in a vision. Jacob, Jacob, he said. And Jacob replied, here I am. God said, I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down with you to Egypt, and I will also bring you back. Joseph will close your eyes when you die. Interesting. All right. So 5-7, Brother Aldrin. Jacob left Beersheba. The sons of Israel took their father Jacob in the wagons Pharaoh had sent to carry him, along with their dependents and their wives. They also took their cattle and possessions they had acquired in the land of Canaan. Then Jacob and all his offspring with him came to Egypt. His sons and grandsons, his daughters and granddaughters, indeed all his offspring he brought with him to Egypt. All right. So buong angkan, dala-dala niya na. Tingnan natin yung angkan ni Jacob. All right. Brother James, makikibasa. Dali ah. Hanggang... Ayan. Hanggang 26. Ayan, medyo mahaba-haba. Ayan. 8-26. Jacob's family. There are the names of the sons of Israel who came to Egypt. Jacob and his sons. Jacob's firstborn Reuben. Reuben's sons Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. Simon's son Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Sohar, and Saul, the son of Kaanite's woman. Levi's son, Gershon, Kohath, and Merari. Judah's son, Er, Onan, Shelah, Perez, and Sherah. But Er and Onan died in the land of Canaan.
The sons of Perez were Hezron and Hamul. Issachar's son, Tola, Puba, Jashab, and Shimron. Zebulun's sons, Shered, Elon, and Jalel. There were Leah's sons born to Jacob in Padaram, as well as his daughter Dina. The total number of persons, 33. God's sons, Sipon, Haji, Shuni, Esbon, Eli, Arodi, and Areli. Asher's son, Ina, Ishva, Ishvi, Vera, and their sister Sarah. Vera's sons were Heber and Malchel. They were the sons of Zilpah, whom Laban gave to his daughter Leah, that she bore to Jacob, 16 persons. The sons of Jacob's wife, Rachel, Joseph and Benjamin. Manasseh and Ephraim were born to Joseph in the land of Egypt. They were born to him by Asenath, daughter of Potipherah, a priest of On. Benjamin's sons, Bela, Becher, Ashbel, Jera, Naaman, Eri, Rosh, Mappin, Hapim, and Ard. There were Rachel's sons who were born to Jacob, 14 persons. Dan's son, Hashim. Naphtali's son, Jazel, Juni, Jeser, and Shilem. These were the sons of Bilhah, whom Laban gave to his daughter Rachel. She bore to Jacob 7 persons. The total number of persons belonging to Jacob, his direct descendants, not including the wives of Jacob's sons who came to Egypt, 66. Oh, interesting. 27 hanggang 29 po, Tita Pepot. Ah, nakamute po kayo, Tita. Okay. And Joseph's sons who were born to him in Egypt, 2 persons. All those of Jacob's household who came to Egypt, 70 persons. Jacob arrived in Egypt. Now, Jacob had sent Judah ahead of him to Joseph to prepare for his arrival at Goshen. When they came to the land of Goshen, Joseph hitched the horses to his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel. Joseph presented himself to him, threw his arms around him, and wept for a long time. Oh, ito na yung makabagbag damdaming tagpo. Diba? Yeah. So, 30 hanggang 32, Tita Fe. Then Israel said to Joseph, I'm ready to die now because I have seen your face and you are still alive. Joseph said to his brothers and to his father's family, I will go up and inform Pharaoh, telling him, my brothers and my father's family who were in the land of Canaan have come to me. The men are shepherds. They also raise livestock. They have brought their flocks and herds and all that they have. Mm-hmm. 33 and 34, last na. Brother Rene. Brother Rene. When Pharaoh addresses you and us, what is your occupation? You are to say, your servants bought, we and our ancestors have raised livestock from our youth until now. Then you will be allowed to settle in the land of Goshen, since all shepherds are distasteful to Egyptians. Mm-hmm. Wow, napaka-interesting itong story. So, basically, eto na, Genesis 46, no? Sabi nga ni Tita Pepot, inabot na tayo ng isang taon sa Genesis. Di ba? So kasi 52 Fridays ito, 50 kasi, 50 chapters ang Genesis. At may mga breaks pa tayo, time to time, no? And nandito tayo sa 46, at mapapansin nyo, umalis na si Jacob sa Egypt. Umalis na si Jacob sa Canaan, papuntang Egypt. Pero prior to that, may nangyari.
Di ba? Napansin nyo? Ano yung napansin yung nangyari dito sa verses 1 to 4? Anybody? Ano napansin nyo? Offer ng sacrifices. Mm-hmm. So, makita niyo po yung consistency ni Jacob. God spoke to Israel in a vision. God spoke to him. Yeah. So yung sa sinabi kanina ni Tita Fe muna, nag-offer siya ng sacrifices. So mapapansin niyo po yung consistency ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob na lagi silang kumbaga they're trying to be in tune, no, doon sa ano sa Lord, no. Kumbaga nagtatayo sila ng altar, nag-offer sila ng sacrifices, no. And that night, hindi naman kakaiba to. Nagpakita na naman sa vision ni ano ni Tito Pepot. I-mute lang ito sandali ah, para hindi nagchachapi. Ayan. Mapapansin natin na itong si Jacob, kinausap na naman ni Lord, no? Sabi sa verse 2, that night God spoke to Israel in a vision. At tinawag yung pangalan niya, Jacob, Jacob, sabi niya ganun. Sabi ni Jacob, eh nandito po ako Lord, sabi niya ganun. No? Sabi niya, I am the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down with you to Egypt, and I will also bring you back. Joseph will close your eyes when you die. Okay. Ano yung napansin niya sa sinabi ni Lord? Anybody? Kumbaga, very distinct. May pagka-prophetic. Ano yung prophetic na sinabi niya? Tapos, ano yung fulfillment ng promise base doon sa sinabi niya? Anybody? Tingnan niyo mabuti yung verse 3 and 4. Napapansin niyo. Make a great nation. Yes, di ba po yan yung ano, yan yung binanggit ni Lord kay Abraham pa lang, simula't simula pa lang. Pangako niya na kay Abraham yan eh, I will make you into a great nation. Eh, siyempre wala na si Abraham, pinangako niya kay Isaac, wala na si Isaac. So, may continuity dun sa kay Jacob. So, halimbawa po kayo, naging Kristiyano. Tinanggap niyo si Jesus as your personal Lord and Savior. Pagkatapos, ang sabi ng Panginoon sa inyo, I will bless you. No? And syempre, hindi ka naman mabubuhay ng mahabang panahon. Darating ang panahon, kukunin ka niya. Pero yung blessing, magkukontinue sa offspring mo. So, ganun din. No? Kasi ang Diyos, di naman nagsisinungaling. So, magugulat na lang yung offspring mo, may natatanggap silang blessing, even though they don't deserve it. Kasi nga, yun ay pangako sa iyo na hindi pwedeng matanggal. Di ba po? Kaya importante na malaking bagay na ang magulang nakakilala sa Diyos. Malaki ang tsansa na ang anak ay makakilala rin sa Diyos. Di ba po? So halimbawa dito ang sinabi dito, bakit sinabi ng Lord na ano na kumbaga I am God, the God of your father. Sabi niya, do not be afraid to go down to Egypt. Bakit sa palagay niya? Kasi ito yung prior nito, yung kwento. Dumating yung mga anak niya, sinabi na si Joseph buhay pa. Diba? Tapos ito rin yung prior ang kwento, eh yung mga anak niya napagbintangan ng kung ano-ano. Eh, kumbaga, bakit sinasabi ng Lord, do not be afraid to go down to Egypt? Ano sa palagay niyo? Bakit sa palagay niyo sinabi ng Lord yun? Nakalimutan ko yung... Ano ba yung pinakako ni Lord kay Abraham na, di ba si Abraham, taga land of Ur, tapos pinaglakbay siya na hindi niya alam kung saan siya pupunta. And then sabi ng Lord, pumunta ka sa promised land, yun yung Canaan. Tapos nandun sila. Nagstay si Abraham doon, nanganak si Sarai, nanganak kay Isaac. Si Isaac, nagkapamilya doon sa Canaan. Hanggang sa pinamanan lahat ng kayamanan ni Abraham at ni Isaac kay Jacob. Di ba po? Actually si Jacob nag-abroad din, di ba? Pero bumalik pa rin siya sa Canaan. Diba? So, ang sinasabi ng Lord nung una,
ang promised land yung Canaan. Di ba po? E ngayon, pinapupunta sila sa Egypt. Kumbaga, hindi ba to parang parang sasalungat to doon sa sinasabi ng Diyos na pumunta sa Canaan, ngayon pupunta sa Egypt. Diba? Kasi bakit ba? Ba't pinapupunta sila ng Lord sa Egypt sa palagay niyo? Anong rason ng Lord? I mean, ano po? In Egypt, dahil doon sa famine in Egypt, Pastor? Yes. Opo, kasi even though na talagang ang destination nila ay Canaan at nandun na sila, nandun si Abraham, si Isaac, si Jacob, bumalik din doon. Even though doon talaga yung destination nila, doon yung promised land, pero there's a famine. There was a famine no, noong time na yon. So kailangan silang iligtas ng Lord sa famine, kaya pinapupunta sila sa Egypt. Kaya sabi ng Lord, huwag kang matakot na umalis sa Canaan. Pumunta ka sa Egypt. Kasi sa Egypt, may salvation. Nandun yung anak mo. No? Sabi niya, di ba may pangako kay Abraham, may pangako kay Isaac, may pangako rin ako sa iyo that I will make you into a great nation. Not just here, but there. Pero may prophetic siyang sinabi. No? Sabi niya, huwag kang matakot kasi I will go down with you to Egypt. Sasamahan kita doon. Kasi siyempre may pag-aalinlangan ito si Jacob. Eh. Bakit? Kasi una, hindi niya pa nakikita yung anak niya. Totoo ba talaga na namatay, nabuhay? Ano ba talaga? Baka niloloko ako ng mga anak ko. Teka, may famine. Tapos yung mga anak ko pinagdadakip sa Egypt. Tapos pupunta ako doon. So alam niyo yun, kumbaga pag ako nawala, ako yung patriarch, babagsak yung Israel. Di ba? So sabi ng Lord, inassure siya, I will go down with you in Egypt. Tapos, merong prophetic na sinabi si Lord na hindi pa nangyayari. Sabi niya, and I will also bring you back. So, nakakatuwa noon, makikita mo to na very consistent na ito kasi yung mangyayari sa Exodus. Kaya lalabas si Moses, ibabalik ni Moses from Egypt, dabalik niya sa Canaan, sa Promised Land. So, imagine nyo, prior pa lang, doon sa mangyayari sa, halimbawa, time ng Exodus ngayon, diba, nagkakagulo, slave tayo, halimbawa, tayong Israelites. Pero kung babalik kami yung sinabi ng Lord kay Jacob, I will bring you back. Ibabalik ko kayo dito sa Canaan. Tapos sabi niya, Joseph will close your eyes when you die. Kumbaga, no, si Joseph ang maglilibing sa'yo. Ibabalik ka dito. Even si Joseph, kahit patay na siya, ibabalik din siya yung bangkay niya sa Canaan. Hindi sa Egypt ililibing. Diba? So, diba, parang dito sa atin, sa Amerika, may mga Pilipino dito inaabot ng ano, pagkamatay. At maraming mga ano, Pilipino nung araw ano, na talagang kahit na $12,000, no, $20,000 pagka nag-ship ka ng ano ng bangkay sa Pilipinas napakamahal, di ba po? So imagine yun, talagang binubuno yun ng mga Pinoy dito para maibalik sa lupang sinilangan yung mga kamag-anak nila. So mapapansin niyo na ito pero ngayon hindi na kasi ngayon, nauso na kasi yung what they call this, nauso na yung tawag nito yung cremation, no? May biro nga $1,000 lang daw pagka lumipad ka mula NAIA hanggang LAX nang nakaupo. Huwag ka daw uuwi na nakahiga kasi ano daw, abutin ng 12,000 hanggang 20,000. So dapat pagka-uwi ka, buhay ka. Mas mahal daw pag nakahiga. Mas mahal pa sa business class eh, no? So kayo, ano napansin niyo dito? Sa unang apat na verses na to na tinatalakay natin. Anybody? Good evening, Tita Len. Meron kayo napansin? O dilipat na tayo sa isang sa susunod na verses?
Ayan. So, established lang dito. Go ahead, tita. Si Jacob Pastor, he was hesitant and he was afraid to go to Egypt. Yes. Kaya sabi ng Diyos, do not be afraid. Mm-hmm. Eh, kahit sino naman po siguro. Kumbaga, kahit sino matatakot sa sitwasyon na to. Dahil walang kasiguruhan eh. Di ba? Hindi mo kabisado yung pupuntahan mo. Di ba? So, tapos lugar pa ng mga tao na medyo racist. Kasi ayaw nila sa Udyo eh. Di ba? So, kumbaga... Pero yung assurance ng Panginoon nandun, di ba? Siguro, ganun din yung naramdaman na katulad natin mga migrante. Na kumbaga eh, teka lang muna, pupunta ako sa lugar na yun, wala akong kilala. May takot, di ba? I'm sure lahat kayo na lumilipad kayo mula na IA hanggang LAX eh. May kaba, may takot, di ba? Ano ba mangyayari sa akin doon? Di ba? Ano bang kakahinatnan ko doon? Di ba? So, yeah. Anything else? Meron pa? Dito sa mga sumunod na na verses, sabi dito sa 5 to 7. No? So, umalis siya doon sa Beersheba. Papansin niyo yung Beersheba, lagi siyang doon pupunta. No? Tapos, the sons of Israel took their father Jacob in the wagons, Pharaoh had sent to carry him. So, talaga naman, social. Kasi nga, gobernador ng Egypt. Diba? Kumbaga, nagpadala to ng suburban. Nagpadala ng ano? Hello? Nag-freeze pa ako? Hello? Naririnig niyo ba ako? Ako, nawala si Pastor. Hello? Bumalik na ba ako? Hello? Bumalik ka na. Bumalik na ako? Sorry ah, na nawawala yung ano. Bumalik na. Yan, sorry po. So pinasundo na tong si Jacob. At kumbaga tawag nito pinadalan pa ng magandang ng wagon, no. Baka space wagon pa tong pinadala niya. Kumbaga top of the line na gamit. Parang ganun. Kayo, ano masasabi nyo habang pinubuksan ko uli ito? Ayan. Sorry na wala ako kanina. Yan po. Ano masasabi nyo sa verses 5 hanggang 7? Anybody? Dala-dala niya dito yung mga ano niya, yung mga the sons of Israel took their father Jacob in the wagons Pharaoh had sent to carry him along with their dependents and their wives. No, so mga anak, mga asawa, dala-dala. No, they also took their cattle and possessions they had acquired in the land of Canaan. So dala-dala rin nila yung kanilang mga, ayun naman ang hanap buhay nila, yung mga shepherds sila. So yung mga alaga nilang hayop, dala-dala nila. Then Jacob and all of his offspring with him came to Egypt. So sama-sama sila, his sons and grandsons, his daughters and granddaughters. Indeed, all of his offspring he brought with him to Egypt. So walang iniwan. Ibig sabihin, mula alaga, yung mga sheep, anak, apo, mga manugang, mga asawa, pati mga katulong, mga servants, dala-dala, no? So walang naiwan. Okay? So tingnan natin, no, yung pamilya ni Jacob para ma-review lang na tayo. Tingnan niyo kung may naaalala kayo doon sa mga anak niya. Okay? So sabi dito, these are the names of the sons of Israel who came to Egypt, Jacob and his sons. Okay, sino si Reuben? Naalala niyo ba si Reuben? Anything na naalala nyo kay Reuben? Sige nga, ano naalala nyo? Siya ang firstborn, di ba? Pero wala sa kanya yung birthright. Bakit nga ba nawala yung birthright sa kanya? Anybody? Nakipag-relasyon po siya kay ni Jacob. Oo, nakipag-relasyon siya kay
doon sa ano sa doon sa what do you call this sa ina ng kapatid niya kung tutuusin. Isa sa mga concubine, no? Servant ni Rachel. Okay, servant ni Rachel. Okay, so hindi napunta sa kanya yung ano. Pero somehow mabait siya, no? Nakita niya yung concern niya kay Joseph, hindi niya pinapatay, no? Pagkatapos kumbaga siya yung nag-step up na sabi niya, sige po, patayin niyo yung anak ko kapag hindi ko na ibalik si Benjamin. Naalala niya yun? Sinabi niya yun. Kumbaga, binibigay niya yung anak niya. Good evening, Tita Malaya. Good evening, Tita Amy. Naku, nag-gang na naman ata. Hi. Ayun, yun, yun, yun. Alright, so naalala natin si Ruben. Pangalawang anak, naalala niyo ba? Si Simeon. Ano yung naalala niya? Simeon. Yeah. Anak niya pala si Jimwell Pacquiao. Yung nilagay siya sa prison? Yes. Yes. Simeon po yun. Yung pinaiwan ni Joseph. Di ba? O ano pa? Saan pakilala si Simeon? Sige. Saan pakilala si Simeon? Di ba? Tama. Yung pinatay daw po yung isang buong angkan dahil ni-rape yung kapatid nila. Siya kasi Levi. Eh, sila yon, sila yung mga violente. Yung lumusob dun sa Shechem ba yun? Yung kasi ni-rape yung kapatid nila na hindi alam ni Jacob yung plano nila. Kinuha nila, pinatuli muna, pagkatapos pinagpapatay nila. Si Simeon yun. Diba? Si Simeon din yung gusto magpapatay kay Joseph. Diba? At si Simeon din disappointed sa kanya sino si Jacob. Bakit disappointed si Jacob sa kanya? Kasi nag-asawa ng Canaanite woman. Parang si ano, parang yung kapatid niya si si Esau, you know? Disappointed si Isaac kasi nag-asawa ng Canaanite woman. So kumbaga parang halimbawa nag-asawa ng ano ng hindi nila kaano kalipi parang ganoon. Eto. So teka, si Ruben, si Simeon, sino ang nanay? Hagar. Hindi si Hagar. Ne. si Ruben si at saka si Simeon. Si Leia. Ayan, very good. O pangatlong anak. Naalala niyo ba 'to? Sikat din 'to. Pangatlong anak, ano naalala niyo kay Levi? Bukod sa kanya kinuha yung Levi Strauss, di ba? Levi's. Yun, doon kinuha yun eh. Yung pangalan na yun, si Levi Strauss. O, ano na alala nyo kay Levi? Violent rin to eh. Siya rin, isa sa mga ano eh, dumusob, di ba? Pero si Levi ay siya yung na-assign, yung lipi niya. No? Yung tribo niya. Na-assign na maging ano? Pare. Maging priest, oo, pare ng Israel. Sila yung magiging priesthood, di ba? Mm-hmm. At sino yung mga famous na anak ni Levi, yung nanggaling sa lahi niya? Sino? Sino yung famous na nanggaling kay Levi sa lahi niya? No, ay. Yung ano, yung susunod na chapter. Ay, susunod na chapter. Susunod na libro. Sino? Sino yung anak ni Levi na sikat? Na, sa lahi niya, yung mga apo niya na naging sikat. Moses daw pa. Si Moses, very good. Saka si Aaron. Diba? Si Aaron. Di ba? Sila yung mga sikat na anak ni Levi. Yan, yung mga lahi. Ayan, punta tayo sa pang-ilan na. Ruben, Simeon, Levi. Sino nanay ni Levi? Si Leia pa rin po. Si Leia pa rin. Very good, very good. Okay, punta na tayo dito. Kay Judah. Ito, makulay din to. Sino si Judah? Kaya niya yan. Sige, maganda yung naalala natin, yung pinag-aralan natin.
Sino si Judah? Ano yung significance si Judah? Actually, siya yung pinaka ni Jesus. Yes. Diyan galing. Diyan galing si Jesus. No? Diyan galing si Jesus kasi tawag kay Jesus, Lion of Judah. Siya yung tribe of Judah. Okay? O sino yung mga famous na naging angka ni Judah? Lumabas sa kanya? David po? Yes, si David. Yes, si David. Judah yun. Diba? Siyempre, si Joseph na tatay ni Jesus. Judah yun. Diba? Oo. Ngayon, itong si Judah, ano yung kakaibang nangyari dito kay Judah? Sino nakakaalala ng storya nito? Involved si Tamar. Naalala niyo yun? Ano yung nangyari? Oo. Oh. Diba? Ang asawa ni Er, si ER, emergency room. Diba, panganay na anak ni Judah, si Er, ER, no? ER, Er, sito. Ang asawa niya, si Tamar. Ano nangyari? Ito naalala. Nag-correlated sila. Ano nangyari kay Er? Nagka-relationship sila? Nagka-relationship. Mag-asawa sila ni Tamar, di ba? So, ano nangyari kay Er? Sa panganay na anak ni Judah, ano nangyari? Na-disowned. Di ba pinatay? Namatay. Namatay si Er. Di ba? So, ano yung kustombre ng mga Hudyo pag namatay yung kapatid? Halimbawa, kapatid ko si Aldrin, namatay ako. So, kung sino man yung asawa ko, papakasalan ni Aldrin. So, sino yung pinakasalan ni Tamar? Pangalawa, si Onan. Diba? Oo. In English, Pilo. Diba? Onan. So, ano nangyari kay Onan? Ano nangyari kay Onan? Namatay din. Eh, pagka Black Widow tong si Tamar. Diba? O di susunod niyang papakasalan si Shela. Oo. Ang problema, bata pa tong si Shela. O, sabi ngayon ni Judah, o pag lumaki yung anak ko si Shela, papakasal ko sa'yo. Pero napansin ni Judah, teka, namatay yung anak ko si Er, si Onan, baka mamatay din to si Shela. So, sinungaling siya kay Tamar. Sabi niya, hindi ko na dadalhin to kay Tamar. So, anong ginawa ni Tamar? Nagbihis, nagpanggap ng prostitute. Oo. Tapos, nabunti siya ni sino yung tatay? Si Judah. So inabangan niya si Judah, no? Nagpanggap siya na prostitute. So sabi ni Tamar, iwan mo sa akin yung signet mo, yung pagmamay-ari mo. No, yung parang I don't know kung ano yung iniwan, nalimutan ko tuloy. Basta yung something na magsisignify na ikaw si Judah. Tapos balikan mo ko para mamayaran mo Babayaran siya ng goat ba yun? Basta, babayaran siya. Young goat. Oo. Yun ang kapalit ng kanyang serbisyo. Ayun pala si Tamar yun. Gusto niya mabuntis siya ni Judah. Kasi hindi naging tapat sa pangako si Judah. So, nabuntis si Tamar. Tamar. No? Ayun, si Perez yung naging anak nila. Diba? So si Er at saka si Onan died in the land of Canaan. So hindi na sila umabot sa Egypt. So ang anak nila si Perez. Okay? Hanggang sa makikita niyo yan sa Matthew, mula kay Perez pababa hanggang kay Jesus. All right. Tingnan naman natin. Sino naman ang nanay? Okay, ang nanay ni Reuben, ni Simeon, ni Levi at saka ni Judah ay si Leah. Si Leah. All right. Tingnan natin. So nakakaapat na anak na si Leah. Wala pang anak si pangalan nito si Rachel, di ba? Ito si Issachar, no? Ito naman yung mga anak niya, si Tola, Puva, Jashub, Shimron. Tapos si Zebulun, ito naman yung mga anak niya, si Sered, si Elon Musk at saka si Jahil. Anak niya pala si Elon Musk. Nangyari ng Tesla. Nangyari ng Tesla. Ayan, Elon. Nangyari ng Tesla. So, verse 15. Ito na.
Okay, ang nanay nitong si Issachar at saka si Zebulun, sino? Si Leah pa rin. Pero hindi lang labindalawa ang anak ni ano ni Jacob, may anak din siyang babae, di ba? These were Leah's sons born to Jacob in Padan Aram, as well as his daughter Dinah. So 33, no? Ang total number. 33 ang total number ng ano ng what they call this ng 33 ang total number ng pamilya ni Jacob kay Leah. So 33 'yon. Pero hindi lang 33 'yon ha, 33 lang yung mga tao pero meron pang mga ano 'yon, servants, may mga apo. So madami pa 'yon. All right? So tingnan naman natin dito si God's si God ang mga anak ni God, no, may Sipon, si Zipion, si Haggai, si Shuni, Esbon, Eri or Irai, Arodi or Arodai and Areli or Arelai. So si Asher, ang anak ni Asher ay si Imna, Rimundo, si Ishba, si Ishvi, Beria at yung kapatid na si Sera. So imagine yung mga pangalan nito, no. Beria's sons were Heber and Malkiel. Okay. So these were si God at si Asher ay anak nino. Anak ni Zilpa. Si Zilpa na binigay ni Laban para maging servant kay Leah. Para maging concubine ni Jacob. So, yung pamilya niya kay Leah, 33, 16 persons naman ang kay Zilpa. Okay? So, bakit kasi ano nangyari? Itong si Rachel, hindi magkaanak. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang si Bilha, yung kanyang servant, para magkaanak. Nung nagkaanak kay Jacob, tumigil na rin ang panganganak itong si Leah. Kumuha rin siya ng servant. Pinaanakan niya rin kay Jacob. Kaya naalala niyo yung kwento na yun, I'm sure. So, tingnan natin. So, punta na tayo kay Rachel na mismo, yung favorite wife. Okay. So, dito, tingnan natin yung lahi niya. So, mapapansin niyo, the sons no of Jacob's wife, Rachel, ay dalawa. Si Joseph at si Benjamin. So, sino yung mga anak ni Joseph? Si Manasseh at si Ephraim na naging tribe. Kasi nawala si Levi at nawala si Joseph. Ang pumalit sa tribe, si Manasseh at si Ephraim. Alright? Ngayon, itong dalawa na to hindi pinanganak sa Canaan. Pinanganak sila sa Egypt. No? Ang nanay nila, si Asenath, anak ni Potipera, isang priest, no? Isang pari din. Pagkatapos, isa sa mga anak ni Rachel ay si Benjamin. Okay, dito pinakita na yung lahi niya pero that time parang bata pa siya rin. Si Bela, Besher, Ashbel, Gera, Naman, Naaman, Ihai, Rosh, Mappen, Hapim, and Ard. Ayan. O, sino naman yung mga sikat na lumabas kay Benjamin? May naalala kayo? Lumabas kay Benjamin? May naalala kayong sikat na lumabas kay Benjamin? No. Si Gideon. Alala niyo si Gideon? Tribe of Benjamin siya. Okay? Si King Saul. Tribe of Benjamin. No, ang sabi nila, kilala niya yung tele-evangelist na ano? Sino ba yung sikat na tele-evangelist na Hudyo din? Muta ko yung pangalan eh. Laging yung tinatanggal niya yung coat niya tapos tinatapon niya sa tao tapos na-slay niya yung mga tao. Si Benny Hinn. Yun. Hudyo kasi yun eh. Si Benny Hinn, tribe of Benjamin din siya. Ayan. Interesado akong malaman, Tita LV, kung anong tribe galing si Mrs. Kieger. Krieger. So, dito. Hindi mo niya alam. Hindi niya na-trace na. Tinanong ko na po siya.
Yeah. Ayan. Kasi pag binalik na sila sa galing na sila ng Europe. Wala po siyang alam. Kasi pag may nakikita ko, dati may nakilala akong Hudyo, nakakwentuhan ko sa nagkanda ako ng training dito no sa may Azusa. Mayroong participant Hudyo siya. No? Sabi ko, tinanong ko sa kanya kung saan siya galing na tribe, no. Alam niya eh, yung tribe na pinanggalingan. Nalimutan ko lang yung sinabi niya. Pero alam niya, no. Okay, ito yung mga anak ni Rachel na who were born to Jacob. 14 lang sila, 14. So, sila yung pinakakonte. Okay? So, si Dan at si Naphtali ay anak ni Bilha. Okay? Sino si Bilha? Ito naman, binigay din ni Laban sa anak niyang si Rachel, no? Na she bore to Jacob 7 persons. So, siya yung pinakakonte, si Bilha. Okay, saan naman sikat si Bilha? Naalala niyo saan sikat si Bilha? Yung binanggit kanina. Siya yung sino siya? Reuben. Ano? Siya nakarelasyon kay Reuben. Yun. Siya yung nakarelasyon ni Reuben. Ayan. So nanay ni Dan at ni Naphtali. Okay? Ito na. The total number of persons belonging to Jacob, his direct descendants, not including the wives of Jacob's sons, who came to Egypt, ay 66. Okay? And Joseph's sons who were born to him in Egypt, 2 persons, all those of Jacob's household who came to Egypt, 70 persons. Ayan. So, 70 sila. Okay? At ibig sabihin, 70 yung miyembro ng pamilya. Pero siyempre, may mga servants pa yan. May mga ano. So, yun, naalala natin. So, para pagka tinanong kayo sa U.S. Embassy kung sino yung 12 tribes of Israel, masasagot ninyo. Kahit ako, hindi ko maalala. Alright. So, nakarating na si Jacob sa Egypt. Ano na nangyari? Now, Jacob had sent Judah ahead of him to Joseph to prepare for his arrival at Goshen. Okay. So, si Jacob pinadala ahead. Pinadala niya ahead si Judah na para ma-prepare yung arrival niya sa Goshen. Saan ang Goshen? Ano ang Goshen? Ang Goshen ay yung pinaka fertile land ng Egypt. No, ang suggestion nang galing mismo kay Pharaoh. Sabi niya, dalin mo dito yung pamilya mo, Joseph, at ibigay mo yung Goshen. Kumbaga sa US, ilagay mo sa California. Parang ganon. Yun. Ang nangyari naman, may isa ring reason kung bakit nandoon sila. Kasi yung mga Hudyo, ay yung mga Egyptian, ayaw nila sa mga Hudyo at saka sa mga ano, yung mga shepherd. Kasi mga aba yan eh, aba. Kumbaga, parang mababa ang tingin nila. Parang ganon. So, ang ginawa ni Joseph sa verse 29, Joseph hitched the horses to his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel. Joseph presented himself to him, threw his arms around him, and wept for a long time. Kayo, paano niyo i-describe itong pagkikita ni Jacob at ni Joseph? Anong masasabi niyo dito? Paano niyo siya ano yung parang napansin niyo? Anybody? Miss na miss ni Joseph ang kanyang daddy. Yeah, miss na miss niyan. Tagal niya. Tapos akala pa ni Biro mo, nag-grieve ka na eh. Pinagluksa mo na yung anak mo eh. Tapos nakita mo muli buhay. Di ba? So, di ba sabi natin yung parallelism ni Jesus, di ba? So, we thought, the apostles thought that Jesus was already dead, pero here comes Jesus buhay. Yeah, parang ganun yung naramdaman ni Jacob. Baga, he thought that Joseph was dead, but now he's alive, di ba? Buhay siya. Yun yung sinelebrate natin ng Easter Sunday.
Alam niyo ba na isa sa pinaka-importanting sineselebrate natin mga Kristiyano ay hindi lang yung birth of Jesus Christ na Pasko, kundi yung Pasko ng pagkabuhay. Kasi kung walang resurrection, baliwala yung Kristiyanismo natin. Walang saysay. Kasi patay pa rin si Jesus eh. Di ba? Kumbaga doon, pinakita ni Jesus na he's really God. He has power over death. Alam mo yun? At pinakita niya yung talagang pag-ibig niya sa atin. No? Ito rin, ganito rin si Joseph. Pinakita niya yung pag-ibig niya sa tatay niya. Na kahit na, kumbaga, pwede naman siya magkaba, tandaan niyo, governor yan. Di ba? Kumbaga, hindi naman, kumbaga, pwede naman siya maghintay lang, pero hindi niya ginawa. Sinalubong niya yung tatay niya. Yan. Kayo, ano masasabi niyo dito? Anything na gusto niyong idagdag? Ang sabi ni Israel, pwede na akong mamatay kasi nakita ko na yung mukha mo and you are still alive. Di ba? So, kumbaga, madamdamin to, itong tagpo na to. Di ba? Kasi mahirap na hindi mo makita yung magulang mo tapos namatay. Di ba? Kumbaga, mabigat yun sa puso mo. Di ba? So, 31. Ang sabi dito, Joseph said to his brothers and to his father's family, I will go up and inform Pharaoh, telling him, my brothers and my father's family who were in the land of Canaan have come to me. The men are shepherds. They also raise livestock. They have brought their flocks and herds and all that they have. When Pharaoh addresses you and asks, so nagbigay siya ng tip. Pag tinanong kayo ni Pharaoh, anong trabaho nyo? Sabihin nyo, kayo ay mga servants. No, both we and our ancestors have raised livestock from our youth until now. No, simula pa, tayo ay mga shepherds, sabi niya. Then you will be allowed to settle in the land of Goshen since all shepherds are detestable to Egyptians. No, kahit naman ng panahon ni Kristo, naalala nyo, nagpakita yung anghel sa mga shepherds kasi ito yung pinakaabay. Kumbaga, paano ba ito maano? Sa kulturang Pinoy, ano ba yung pinakaaba na parang, ayun lang trabaho, parang mababa yung tingin. Ano ba yung, parang alam niyo, parang gano'n, ano? Parang sa kultura natin, ha? Parang, ay, DH, parang gano'n. No? Although siyempre, marangal naman na trabaho yon pero, alam niyo sa mga Pinoy, yun ba, janitor, mababa ang tingin, parang gano. So sa kanila ganun din, may ganitong ano na pagtingin ito mga shepherds, mababa ang tingin nila. Diba? Kaya gusto nila ilayo sa Egyptians, di ba? So ano yung natutunan natin sa verse 46? Sa pagpunta ni Jacob mula Canaan hanggang Egypt, paano siya nagtiwala sa Panginoon, no? Paano siya nagtiwala kay Joseph, no? Hanggang sa kinilala muli yung kanyang mga tribo, na baga ito ay prophetic na magiging tribe, no? Kahit pamilya pa lang sila noon. At yung arrival niya sa Egypt, yung welcome na royal welcome na binigay ni Joseph sa kanya, na pagkatapos ay ang pagtalaga sa kanila sa Goshen, saan pinakamagandang lugar, at para rin siyempre yun nga sabi ni Joseph, para i-allow kayo na mag-settle doon sa Goshen kasi yung mga Egyptian ayaw nila sa shepherds. Alright, so pansin niyo, meron na talaga silang ganun noon pa. So basically, yan yung ating 46. Anything na you wanna add? Anything you wanna ask? Anything na, or if you Pastor, wanna take away? Go ahead po. May discrimination na noon pa. Mm-hmm. Noon pa, may discrimination na. Actually, tingnan mo rin yung sa perspective kasi ng mga Egyptian,
nagdi-discriminate na sila. Kahit naman doon sa ano eh, doon sa mga napapansin niyo yung medyo may away yung mga shepherds at saka yung lahi ni Laban, 'di ba? Kasi o kaya doon sa kasi 'di ba yung sa well, naalala niyo noon? Tapos yung mga shepherds doon din sa well sa lahi naman ni Jethro. Yung anak niya, 'di ba, na sinagip ni Moses doon sa mga shepherds din. Kumbaga may ganun na. Tapos na ilang silang lumapit kay Moses, kung naalala niyo 'yon, na kasi Egyptian si Moses eh, itsurang Egyptian, bis Egyptian, 'di ba? So parang na ilang silang lumapit kaya hindi nila maimbita doon sa bahay. So noon pa man may ganyan na, 'di ba? Even yung sa Shechem, 'di ba? Ayaw nilang lumapit doon sa mga Shechemites dahil nga ano, yung gumahasa kay Dinah, 'di ba? Kumbaga may ganun na noon pa man. At sa perspective din ng mga Hudyo, in fairness, racist din naman sila. Di ba? Kasi ayaw din nila na may humalo sa kanila. Di ba? Parang ganun. No? Mapapansin nyo yung time na yung sa Samaritan woman. Di ba? Hindi lumalapit, si Jesus na lumapit. Yung sa ano, sa Good Samaritan, naalala niyo noon na kumbaga nagulat pa sila, ang tumulong pa yung Samaritan, hindi yung mga kapwa nila Hudyo, parang ganoon. So may mga pagkakataon eh na kumbaga makikita mo yung medyo may agwat agad, parang ganoon. Noon pa yan ang racism noon pa. Kumbaga lalo lang lumala, lalo lang nung panahon ng ano, World War I, World War II. Diba? Hanggang ngayon, yung racism, grabe pa rin naman, di ba? Diba? Meron pa rin nga nabibiktima. Yung, kahit nga sa Asian community, may nabibiktima ng racism. Diba? Kaya pala, Pastor, doon sa nung nag-lunch, yung mga kapatid ni Joseph, sila doon, iba ang mesa ng mga ano doon, mga Egyptians. Nakahiwalay po. Hiwalay sila. Kasi ang ano nila, ang sheep daw ay marumi, kaya it follows also na marumi ang mga shepherds. Shepherds. Kaya ang ganda po nung pinakita ni Joseph eh. Nakipag-lunch siya doon, lunch fellowship siya doon sa mga kapatid niya. Siguro takantaka yung mga Egyptian, bakit yung boss natin ay ipag-lunch dito? Plus, yung bunso, pinatabi niya pa sa kanya. Tapos yung portion, malaki, katulad ng portion niya. Times 5. Opo. So, ibig sabihin dito, pinapakita nga yung parallelism kay Jesus. Kumbaga, siya talaga, wala siyang sinisino. Mahal niya. Kumbaga, binabasag niya yung racism. Di ba? Kumbaga, tayo lang naman kasi naglalagay ng kulay. Sa mata ng Panginoon, walang kulay. Alam nyo, kaya kung gusto nyo daw matuto about racism, tumingin ka daw sa mata using the eyes of kids. Kasi pansinin nyo, kasi minsan sabi ko, bawon, magkukwento yung mga anak ko galing sa school. O, alam mo yung classmate ko, si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan. Sabi ko, oh okay, the Mexican one. Oh, the Indian one. Oh, the ano. Kumbaga ako, naglalagay ako ng mga brand. Oh, the Korean. Ganun. Kumbaga, may nagtanong sa akin, hindi ko alam kung si Brielle o si Job, na parang sinabi sa akin, why do you keep asking if they're Korean or Indian or Spanish or whatever, or white or black. Sabi niya, we are all Americans. So, kumbaga, na-realize ko rin, kumbaga, ako lang yung nagli-label na ganun. Di ba? Kasi ganun sa atin sa Pilipinas eh. Di ba? Oo, Pastor. Tama. Opo, sa perspective po kasi nila, ang tingin nila sa mga klase nila, kahit iba-ibang kulay, lalo na dito sa California, Americans, walang Indian, walang Korean, walang Spanish, walang ano, kumbaga walang Pilipino. Tayo pa naman, mahilig tayong magano, oy, Pilipino ba 'yon? Oy, Pilipino. Mahilig tayong ganun, 'di ba? Pero sa kanila wala 'yun eh, 'di ba? Siguro 'yun ang gamitin nating perspective. 'Di ba na walang kulay, 'di ba? In fairness naman sa simbahan natin eh, tinuturing natin na parehas lahat. Minsan nga mas special pa nga 'yung mga ano, ibang kulay, di ba? Kumbaga, kasi we wanna make sure na we give the Filipino hospitality. Anything else na you wanna add or you wanna... Pero, Pastor, mm-hmm. Kahit hindi
kahit ikaw na mag-alis ng, kasi iba pa rin yung kultura na kasi maski ang mga Mexican, ina-identify din nila ng sarili nila sa iba. Sineseparate din nila. Ang hindi lang maski yung mga estudyante na Mexican, mm-hmm. ano siya sila eh. Kasi naging, na-obserbahan ko yung sa mga, kasi nag-add ako sa, ang tawag to, sa may, dyan sa may, ano, sa may Vermont, talagang mm-hmm. nag-group din sila eh. Kahit nasabihin mo na sila, group sila eh. So, nasa ano na yun eh, siguro nasa kultura na nila yun eh. Maski sa atin, group din tayo. Ganun naman tayo. Ang mga puti, kahit yung mga lumaki na dito, ganun pa din. Hindi pa rin nawawala yung barrier. Maski ang, diba, mas matanda ang ano ng itim sa puti. Yung itim sa Mexican. Hmm. Maski ang itim, pag nagsat sa work, sila ang unang nagko-complain. Dahil ba stay black? Dahil ba sila'y ganito? Ganyan. So, hindi pa rin natatanggal yung color, ang tawag doon. Yung pagiging ibang kulay. Yeah. Tsaka ibang lahi. Yeah. Na-experience ko nung pumunta kami, Pasko yun eh, winter. Punta kami ng Ohio. Pasok kami ng Macy's. Kami lang ang ibang kulay. Lahat puti. No, pagdating naman doon sa border ng Ohio at saka ng Detroit, pumasok naman kami ng ano yun, Kmart ba yan? Kami rin naman ng ibang kulay, lahat itim. So meron talaga silang ganun. May lugar ng puti, may lugar ng itim. So doon, no, ramdam mo sa East. Sa totoo lang, sa East, ramdam mo. Sa Midwest, ramdam mo. Dito sa California, hindi pa masyado eh. Baga kasi dito, maraming Asian, madaming Black, madaming Spanish, madaming... So halo-halo dito eh. Pero sa East, ramdam mo talaga na meron talagang lugar lang para doon, may lugar para dito. So at yan eh, matatagpuan mo pa yan during the time of ng biblical times pa. Tama yun, hindi umaalis talaga na mag-grupo-grupo ang mga tao. Ang una mong hahanapin eh, ba, umatin ka ng party, una mong hahanapin eh, kapwa mo Pilipino, di ba? Masarap kasi ang fellowship na. At saka nakakatamad na mag-English. Masarap ang fellowship sa kapwa Filipino pastor eh. Opo. Basically, yung kwento naman ito. Hindi, maski naman ibang lahi. Katulad nung... Mm-hmm. Sige po. Go ahead. Tira rin. Yung last Sunday... Mm-hmm. Di ba po, yung sa nung kumakain kami, may mm-hmm. isang ano doon, may isang Mexican na lumaki na siya dito. Mm-hmm. Pero nung si pastor yung sa Mexa Spanish, mm-hmm. Joshua ba yun? Kasi sabi niya, ano niya doon, English Tagalog. So sabi, sumabat na rinig ni pastor, sabi niya gano'n, oh, kaya kami English, sabi niya. So sabi ko, sabi ko sa kanya, narinig kita, nag-Spanish ka. Sabi ko sa kanya gano'n. Hmm. Oh, sabi niya, English, Spanish. Tapos we were inviting na yung girl. Tapos sabi niya, I think I'll go from with them. That's like, yun yung people. Hindi ka narinig. Ulit. Kasama ka sa... Matitiwala ka mismo. Kasi unang-una naiintindihan mo sila. Naiintindihan mo yung salita. Communication. Hmm. Yun ang nagiging gap. Hmm. Yun ang nagiging gap kung bakit nagkakaroon ng ano groupings. Hmm. At hindi lang yun, pati yung interest ninyo. Di ba? Culture. Oh, yung interest niya na pag-usapan, di ba? Hindi naman paano si Tita Pepa, hindi naman kilala ng mga Spanish si Nora or Nora Honor. Eh kung si Tita Pepa tapos yung pag-usapan si Nora Honor, eh hindi na nakasagot yung Spanish. Diba? Ganun. So basically itong chapter 46, ano siya eh, karugtong siya nung pangyayari nga na nang bumalik na yung mga Israelites, yung magkakapatid, Jacob,
Pero dito, this time, highlight naman yung pagpunta ni Jacob. No? So medyo hinati-hati lang. So kung tinahanapan ko nga siya ng mga angulo na kung saan po pwede kang hindi siya kasing juicy nung last chapter na tangin mo talaga pwede ipatoy. No? Pwede yung mahugot. Pero itong 46 na to, medyo more of parang ano eh, kwento, information, parang ganun. No? Pero somehow, you can also look at things na kagaya ng kinausap ko siya ng Panginoon, diba? Pagiging consistent ni Jacob. Andyan yung si Jacob natakot din na pumunta, di ba? Parang tayo, ganun din nararamdaman natin minsan, mag-step forward sa mga bagay na mga, lalo na stepping off in faith. Diba? So gusto natin huwag na umalis sa comfort zone. Pero si Jacob, sabi ng Panginoon, no? Kumbaga, I will go down with you to Egypt. So assurance sa kagad yun. Tapos sinabi niya pa yung mangyayari in the future. Sabi niya, I will also bring you back. So, baga, yun na yun. Ano? Tapos pag-welcome sa kanya sa Egypt, kumbaga, unexpectable na para kay Jacob. Diba? Galing ka sa famine, taggutom yung lugar mo, pero meron kang royal welcome sa Egypt. Diba? Ganun sa Panginoon. Eh. Galing ka sa kasalanan, pero tinanggap mo siya, sumama ka sa kanya, may royal welcome ka. Kaya sarap, tumaas ng kamay pagkatapos mong maglublog. Diba? Yes! Parang ganun. Diba? Excited na ako. Sino kaya magpapabaptize sa camp? Oo. Lahat ba kayo nabaptize na? Na naka-experience na ba kayo? So, marami pang hindi na-baptize, sumasama lang sila sa church natin. Yeah, tanong mo Tita Lena, sina Cherry, Sister Cherry, kung na-baptize na. Ano ulit pangalan ni ano yung nagtatrabaho sa LAUSD sa may cafeteria? Ay, ko dali. Eva. Sino po? Eva. Eva. Nalilimutan ang pangalan niya. Na ano na yun eh, mga na-baptize. Oh, pero lagi ko nalilimutan yung pangalan niya, naisip ko Betty. Bakit? Eva. Sabi ko kay Pastor Bert, alalahanin mo yung partner ni Adan. Hindi mo makakalimutan yun. Yeah. Oh, take away tayo. Anong masasabi ninyo? Anong take away nyo sa kwento na to? Sa gabi na to? Anybody who wants to start? Sinong gusto magsimula? Simulan na natin kay tanda-dadan, paikutin ko yung rola, aroleta. Tita Fe, mauna na po kayo. Doon yung attention ko sa doon sa verse 30 ba yun? 31 where the brothers of Joseph needed Joseph to represent them to Pharaoh. And so, parang tayo believers, we need Jesus as our advocate or representative before God. Amen. So, in our prayers, we say in the name of Jesus because he is our advocate, our representative. He is the one who gives the petition or pleads, you know, in our behalf. So doon na picture sa experience ng mga brothers ni Joseph who needed Joseph, their brother, to represent them as an advocate before Pharaoh. Mm-hmm. So that they could possess Goshen, the property in Goshen. Yeah. Kumbaga po, sa panahon natin ngayon, parang pinitisyon niya itong tatay at ted, at saka mga kapatid niya. Parang ganun. Pinitisyon eh. Saka, Pastor, napapansin ko na loving sila masyado, no? They're very much attached to one another. Yes. So, dati po, inaaway nila si Joseph. Wala silang choice.
Siguro ngayon talagang ano na, no? Nag-sink in na sa kanila yung panaginip ni Joseph. Di ba? Na talagang yuyuko kayo. Di ba? Thank you, Tita Fe. And then, ano pa? Ano pa, Tita? Ano pa, Pastor Ma? Maalala ko yung word sa Bible, sa scripture. God orders the steps of a righteous man. So, kung mga nadaanan ni Joseph, it was God, part of God's plan. God ordered his steps for the sake of his family and the building of a great nation. Amen. Amen. So ito, from Naiya, pumunta na sila ng LAX. Okay. Anastasios. Sinong gusto mauna sa inyo? Thank you, Tita. Ako po. Ang takeaway ko po is God always fulfills his promises. From Abraham na nadadami po yung lahi niya, nangyari po yun kay, hindi man nangyari kay Isaac, nangyari po kay Jacob. And then nung nanaginip si Joseph, ito po nangyari na po yung kay Jacob na makikita niya si Joseph, and then they would bow down to him, nangyari po. And then nagpakita si God in a vision na si Joseph ang maglilibing sa kanya, nangyari din po. Yes. So God is a God of promises. Amen. He fulfills his promises. Amen. Sister Jasmine. Copy-paste po muna ako, Pastor. Copy-paste. Brother rin eh. Sa akin po, ano, magtiwala lang tayo sa Panginoon at hindi nyo tayo pababayaan. Amen. Yan lang po. Thank you, Brother Rene. Si Sir Amy? Baka mute po kayo. Oh. Ano po, yung mga storms na dumaan sa buhay ni Joseph po eh na palitan po ng ano sa ending po ay naging rainbow para sa kanya. Kaya po huwag tayo mawala ng pag-asa, medyo kakaroon tayo ng kahirapan, ganyan, tiwala lang tayo sa Panginoon. Yun po. Ganda po ng story ni Joseph. Amen. Amen. Yes. Tita Pepot. Tita Pepot. Nakamute po kayo. Nakamute kay Tita Pepot. Tita Pepot, nakamute po kayo. Ako pa, pero nakadami sa Turkey, di ba sinabi ni Israel, si Joseph, now I am ready to die. I have to that Lord is alive. Nakala ko, Pastor, nung way back 1980. Ayoko na ba? Asa na ba? Yung way back 1982, kasi mami ko nung dadalik sa rin sa US, sabi sa akin, ay, pupunta tayo sa Amerika, pwede na akong mamatay, sabi niya ganyan. Tapos dinadala ko siya dito, sabi niya, sabi ka, mami, pwede ka na, gusto mo nang mamatay, ay, hindi pa, hindi pa. Tapos dinadala ko sa Australia, o, mami, pwede ka nang mamatay, sabi niya ganyan. Sabi niya, hindi pa, hindi pa, mag-enjoy ka na kababas niya, sabi niya. Talala ko lang ito, hindi like, pwede na akong mamatay, ganyan. So, nasasabi ko lang dito, Pastor, ano ba yung wala? Wala sa kwento ko. Pagka tayo eh, gusto ko pagawa sa ating si Lord, minsan may takot tayo, di ba? Matatakot tayo ba? Kasi feeling natin baka hindi magtagumpay o ano, magkasa tayo si Lord. Kasi
Sabi sa inyo, gawin mo ito, pumunta ka sa ganito. Magkasa tayo, basta ipag-pray lang natin, hindi naman tayo iiwan ni Lord sa may pray tayo na kanya. Yun lang po. Amen. Huwag mong matakot. Thank you, Tita Pepot. Brother James, Bishop James, go ahead. Bali sa akin, Pastor, ang takeaway ko, yung bang ang lahi ni, ano, ni Jacob, parang solid sila. Pinagpala, tapos ano, yung kasi yung asawa na ganyan, tapos sama-sama sila pa rin papunta sa Egypt, nagkasama sila. Hindi sila galing nagkahiwalay. Mm-hmm. Pa. Thank you, Brother James. Love one another. Sister Mimi, andiyan ka pa ba? Teacher? O, nakakatulog na. Sister Lenlen, kayo po. Parang let the Lord run your life. Kasi kung si Joseph lumaban o let's say nung hinulog siya sa bangin sa balon, nakuha siya, lumaban siya or whatever, hindi siya makakarating kung saan siya ngayon na nangyayari yung pangarap niya. Kasi minsan gumagawa tayo ng decision natin on our own. Kasi na, either na, hindi na natin trust yung paligid or talagang sinasabi lang instinct. Then madalas mali tayo. Kaya ang katulad ko, kung ako yung sa pag-ayos ng dokumento ko, kung trust ko si Lord, mabilis lang. Pero because I nag-ano ko nung lahat ng paraan ginawa, lumaki lang gastos ko. Parang ganun. Maliligaw ka, pero babalik ka pa rin. The Lord will pull you back sa right track. Pero kailangan magtiwala ka sa Kanya. Amen. Amen. Thank you, Sister Lenlen. Pastor Bong, you have a takeaway? Nakamit po kayo, Pastor. Okay, Pastor. Yung sa akin, kung may nagagawa sa iyo yung Diyos, just like what sinabi niya kay Jacob, nandoon parating assurance na kasama siya. Mm-hmm. So sa atin man, so kung ano man ang utos sa atin, minsan nag-alinlangan tayo, what if magkaganto, but kung sang-ayon sa paano ng Diyos yun, hindi dapat tayo mag-alinlangan. Sabi nga sa Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you, kung ano man ang kwan natin. We are walking with God, with God's direction. Ayun sa akin, Pastor. Yeah, thank you, Pastor Bong. Tsaka sinabi nga, di ba, I will go with you in Egypt. So may assurance na naman, di ba? So maniwala sa Diyos. Pag sinabi ni Lord, go lang tayo, di ba? Yeah, sabi ni Lord sa atin, Lafilnas, go for 100. 80 na tayo. Konting kembot na lang. Sandaan na tayo. Di ba? Konting kembot na lang. Konting invite na lang. Oo, susunod, sasabihin ni Lord, Lafilnas, 150. Oh, marami-raming kembot, pero kaya, di ba? Ay, hanggang doon lang naman tayo. Hanggang 200 lang tayo dahil din aapaw na tayo sa Wiley. So, kumbaga, sunod lang na sunod sa Diyos. Sabi niya naman, I will go with you. Di ba? Oh. Thank you, Pastor Bong. Pastor Bert. Nakamit po kayo. Okay, takeaway. Nasabi na talat. Well, the story is very interesting and there's a lot of parallelism with if we will look at it through the life of Joseph sa buhay ng ating Panginoon. No? Kagaya ng binanggit ni Pepot, yung nasabi niya na yung last ba yun na my son yet is alive. Mm-hmm. I'll go and see him before I die. Then I'm ready to die, sabi niya, no? Na nakita ko na yung mukha
ni Joseph. Kasi parang naalala ko yung nung idinededicate si Jesus sa temple. The guy, Anna and Simeon. Na sabi niya doon na nakita na niya yung Messiah. And pwede na rin siyang mamatay. Mm-hmm. So dito parang nakikita ko na as if Joseph portray, no, in the Old Testament times, parang siya yung Messiah. Mm-hmm. He saved his whole family from famine. And sabi nga na naniwala si Jacob dun sa sinabi ng mga anak na he believed them because they became a witness that Joseph is alive. Parang naalala ko rin yung sa Acts 16:31, believe. 16:31, yes, believe and your entire household will be saved. So parang nakita ko rin dito na yung buong sambayan ni Jacob na nung kung mananampalataya ka, ang buong sambayan mo ay maliligtas sa Panginoon. So the way I see it, na God used Joseph, no? Even though na we can see na Joseph was obedient, at makikita natin na hindi man siya gumante, hindi man siya lumaban, no? Mm-hmm. Na nakita natin na siya ay like our Lord Jesus, even though he was beaten and like a sheep or a lamb ready to be slaughtered, and he did not open his mouth. And dito makikita natin talaga yung buhay ng ating Panginoon sa buhay ni Joseph. As if Joseph stand as the Messiah sa kanilang angkan, no? Symbolic Messiah siya, para sa si Jesus eh, no? Parang ganun yung dati. Sinagip niya yung ano niya. Yeah. Yes. Amen. Thank you, Pastor. All right. So manalangin tayo. So closing prayer natin si ano, Pastor Bong. Pastor Bong, closing prayer na tayo. Okay, Pastor. Okay, let's pray. Heavenly Father, salamat po sa gabing Panginoon sa aming natutunan, Lord God. Lord, I pray na sana hindi mo na ma-i-apply po namin lahat ng aming na-discuss tonight, Lord God. And we pray that you would continue to guide us, Lord, in whatever endeavors we're doing, Lord God. May accordance to your will, Lord God. Lord, as we end our session tonight, Lord, be with us. Protect this Sunday that you would bring us together, and may your name be glorified always. We ask in the name of Jesus. Amen. 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 All right. Next Friday, pag-usapan naman natin. Welcome na siya. Si Jacob, welcome na ni Pharaoh. No? So, tapos nun, i-anoint niya na yung dalawa niyang apo, si Ephraim at saka si Manasseh. Then eventually, mamamatay na sila, and then papasok na tayo sa Exodus 1, kung saan darating na yung deliverer. All right. Tayo ay mag-picture. Open your windows. Okay. At the count of three. Okay. One, two, three, and smile. All right. Isa pa. One, two, three, smile. There you go. God bless you guys. See you tomorrow. Pre-request lang po. Apo. I-pray lang po si Miss Krieger. Apo. Kasi kanina, meron po siyang aspiration ba? Nagkaroon lang ng konting tubig sa ano. Baga. Yung nakita ng doktor sa kanya. Heart. Sa baga. Sa heart? Sa baga. Lungs. Sa lungs. Baga. So, medyo nag-ano siya.
nag-alala and binabantayan niya ni Malay. Yeah, hindi makasama si nasa itaas sila. So po, pag-iyan na lang po. Hindi pa drain na include na lang po sa prayer. Pag-pray ano natin. Po? Hindi pa drain. Ano lang, very, sabi nung doktor, very tiny pa lang yung ano, yung tubig sa kanyang baga. Hindi po, pag-pray natin ngayon si Mrs. K. Manalangin po tayo sandali. Yes. Panginoon, ama sa langit, maraming salamat po. Kayo po ang author ng buhay, Panginoon. Kayo rin po ang nagpapagaling sa aming mga sakit. Dalangin namin, Panginoon, si Mrs. Krieger, Panginoon, na meron po natagpuan na maliit na amount ng tubig sa kanyang baga. Dalangin namin po na kayo po magtanggal nito sa mga oras na ito, Panginoon. Nakapag-chinect ng doktor, ay wala na po ito. Palakasin niya po siya, Panginoon. Bigyan niya po siya ng mga pampanahon pa na buhay, Panginoon, at pakakilala siya sa inyo, Panginoon, sa pamagitan ng magandang testimony ni Pastor Bert at saka ni Sister Envy. Alam po namin, Panginoon, na dinilan niyo po sila dyan para po maging ilaw at asin at i-represent kayo na marimang hindi sa pagsasabi ng salita ng Diyos, ngunit sa buhay nila ay nakikita nila ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa opportunity na binigay niyo, Panginoon. And we claim healing in the mighty name of Jesus. Amen. 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 God bless you guys. See you tomorrow. See you Sunday. Bye. Ingat kayo. Bye-bye. Bye. Bye-bye.